Pero bago yan, ilalahad muna ng mga mahal sa buhay ni Marian kung sino nga ba ang tunay na Super Inday. Mas bihasa siya sa akin. So syempre, titingnan-tingnan ko kung paano yung pag-arte niya, pag ganito niya, sobrang kinakareer niya yung acting niya. At saka parang natural sa kanya lahat. Ganun siya mag-comedy, at sa tama pong pag-comedy niya. Tapos, maganda po siyang kasama, na maganda po siyang ano, kasabayan sa pag-a-acting. Yeah, super game siya. Kahit papatalunin mo siya, tatalon siya mag-isa. Ano, very sweet siya sa crew, sa staff. So kahit na parang pagod na siya, kahit apuyat siya, laging mabait pa rin siya sa amin. Mabait siya. Mapagmahal. Nabigyan na sa akin lahat. Nabigyan niya na. Well, siguro ang isang the best na katangian. Alam niyo yung kakulangan ng mga taong nasa paligid niya at sinusupply na yun dahil ganun siya kabait. So parang kumbaga, isa siyang savior sa mga taong nangangailangan sa kanya. Pero ang super tapang at pagiging palaban kaya ni Marian ay umubra sa sintinding tanungan ngayong hapon, ang star attraction sa Intriga Circus ng Showbiz Central, Miss Marian Rivera. Po si Super Inday dito sa Showbiz Central, Miss Marian Rivera. Hi! Hi. Hello! Welcome once again to Showbiz Central. Hi. Dito na uli ako. Ito na naman ako. Marian, we've practically seen your rise, no, from your tape shows, di ba? Tapos, to starring in your own movie in the Metro Manila Film Festival, no less. Pero I'm sure getting this success wasn't very easy. Ano yung masasabi mo was the biggest challenge that you had to overcome to get here? Ano ako, di ba? Siguro, ang pinakamabigat talaga nung bago ako magsimula sa showbiz, kung paano ko tatanggapin yung Intriga. Kasi dati talaga parang hindi ko matanggap na bakit ganun yung tingin nila, bakit ginajudge nila ako ng ganito, bakit may gantong Intriga, hindi naman totoo. Pero ngayon, dead ma! So in the beginning, sensitive ka pa sa lahat ng mga sinasabi nila about kasi you. Kasi hindi ako sanay. Ako yata yung tipong tao napaka-sensitibo talaga. Pero napag-aralan ko na wala, trabaho lang to. At kung ano may dumating sa akin pagsubok, wala eh. At least mahibig ako natutulog sa gabi. Para sa iyo, ma talaga. If you look back, para sa'yo, ano yung pinakamasakit na narinig mo or nabasa mo about yourself na talagang hindi ka tanggap-tanggap sa loob mo? Dami. Madami. Ano na, ang sakit lang din dati na ginajudge ako bilang ako dahil napaka-transparent kong tao. Pero dahil kung sino ako ngayon, kaya nandyan sila, oh, ayun, oh, at minamahal nila ako. Diba? So, yun lang. Siguro, eto lang talaga ako. Kaya, alam ko hindi ako perpektong tao. Pero, proud akong sabihin na masaya ako sa buhay ko at marami ako napapaligaya. Have you learned, Marian, to forgive those who have offended you already in the past? Ay, oo naman. Trabaho lang naman kasi. Wala lang personalan. Pero yung iba na, ay, ibang usapan na yun. But during those difficult times, Marian, sino yung pinagkukuhanan mo ng inspirasyon or ng lakas? Ang dami. Siguro kung may talagang pagsubok na dumarating sa buhay ko, talaga nagdadasal talaga ako. Tsaka, wala eh. Kung hanggat kaya ko makadalaw sa church, dadalaw talaga ako. Siyempre, yung family ko. Siyempre, si Popo yung manager ko na talagang number one na stress yan pag may narinig na Intriga sa akin, di ba? Yung mga nagmamahal sa akin, yung mga ayan, mga fans club na yan, di ba? Siyempre, nandiyan na din si Dong. Na talaga din nasa likod ko. Well, Marian, kung ikaw, meron kang mga inspirasyon mo sa buhay, marami din naman mga tao na ikaw ang inspirasyon nila. Wow! Totoo ba yun? Marami rin mga taong nai-inspire sa'yo, including one very close to your heart. Let's watch this. Wow.
Sa kanyang simpleng pamamaraan, marami ang patuloy na napapasaya ni Marian sa loob at labas ng industriya. Super thank you na sa akin na lagi po siyang nandyan para sa akin. So super duper kadruper thank you kay Marian dahil napakabait niya. Super professional siya. Never siya naging late. Super thank you Marian sa loyalty mo na binibigay sa Regal kasi we appreciate that very much. Paano maging number one ng kanyang pelikula? Na super indal. Super thank you ko sa kanya. Eh, binigyan niya ng magandang kahulugan ang Pasko para sa akin. Isa na rin sa mga nais magparating ng pasasalamat kay Marian ay ang ina ni Marie Ablen, na siyang naging inaanak ni na Marian at Ding Dong kamakailan lang, na sa kasamaang palad ay pumanaw na nung Webes. Ngunit sa maikling panahon na yon, lubos raw na napasaya ni Marian ang bata. Sa inyo po, maraming maraming salamat kahit po sa Silang Sunday, napasaya niyo po yung anak ko. Kundi po, kumbaga, nanghihiram lang po siya ng lakas na dahil sa inyo, pero ganun pa man po, eh, labis po ako nagpapasalamat sa inyo dahil talagang kahit kunting sandalin, lumakas yung anak ko. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Marian, ano masasabi mo sa sinabing mensahe ng mommy ni Marie? Oo nga eh, kay Nanay Cecilia ako, sorry po at hindi talaga ako nakapunta nung living ni Marie. Actually, nung sinabi yan sa akin, hindi ako nagdalawang isip na puntahan talaga yung bata. Kung gano'n lang din yung maitutulong ko at kahit papano ilalakas siya, ibibigay ko talaga yun. But Marian, you know that Marie was a terminal case. Mahirap din mag-invest ng feelings, especially if you know that the person is terminal na nga. Pero ginawa pa rin ninyo ni Ding Dong in spite of that. Bakit? Ang hirap, actually, nung nandun ako, nakikita ko siya, nahirapan na siya huminga. Ano, tuloy ako. Nahirapan siya huminga. Sabi ko nga kay Dong, ang hirap naman na makita na may batang ganito sa tabi natin. Sabi na lang ni Dong sa akin, isipin mo na lang kahit paano napasaya mo siya. Ang hirap eh, kasi nung hinatid namin siya sa room, talagang hihinga-hinga siya. Tapos sabi ko sa kanya, pag lumakas siya, manonood kami ng Super Inday, katabi ko siya. Tapos tinawagan ako ni Lester na wala na nga daw si Marie, tapos si Jackie din sinabi sa akin na wala na si Marie. Wala naman ako magawa kasi busy din ako yung schedule ko. So, kaya sa nanay ni Marie, I'm sorry po at hindi ako nakapunta. Yun lang. I can see that it's very difficult for you though. Oo nga, kahit sinong bata, parang dalawang beses may nagpunta rin sa akin na bata may cancer nung Show Me the Money, tapos nawala din. Tapos meron ulit akong pinuntahan ng mga bata. Tapos namatay din yung isa. Tapos ngayon si Marie naman yung namatay. So, hanggat kaya ko talaga i-extend yung tulong ko sa mga bata na gusto talaga ako, sana mapasaya ko talaga sila. Marian, in a way, parang ikaw na rin yung superhero nitong mga kids na to. Diba? So, it's really great that you're able to share your time with them. Yung kakaunting oras na meron pa sila dito sa mundo natin. Thanks for sharing that with us. And at this point, we'd like to call in Sweet. Sweet? Ayan. Ay, nako, Inday. Okay ka lang? Oh, pati tuloy yung mga fans mo doon, nag-iiyakan. Oo. Actually, nagsushooting kami noon nung, ano, at nagpo-promo na kami nung we heard about it. So, talagang naapektuhan talaga si Marian ng bongga. Mahirap yun, no? Na oo. Parang you have to invest your emotions to get close to them. Yung talagang mahirap kapag napalapit na yun sa yung bata, kahit isang beses mo palang nakita o dalawas nakita mo ang saya-saya niya pag nakikita ka niya. Parang sabi ko nga, hindi dapat sila mag-thank you. Ako mag-thank you dahil bilang pagkatao ko, parang ang sarap namin na mapaligaya ko mga bata katulad niya. At mas marami ka pang mapapaligaya this coming Metro Manila Film Festival with your movie. You want to invite all our kapusos and your fans. Eto na mga taga-SC, ako na ho nagsasabi yan. Walang halong ka-etchesa. Napakahusay po ni Miss Marian Rivera sa pelikulang Super Inday the Golden Baby. So, nagpapatawa, nag-a-action, nagda-drama. So, hindi ako magtataka na may tulo pero mga iba na kiniklaim na sila na doon best actress. Ay! So, yeah, ano ka ba? We will pray for that. Ayan. So, basta panoorin po ninyo Super Inday and the Golden Baby sa darating na Pasko. Asama nyo buong pamilya. Pambata po ang aming pelikula. Matanda lahat. Boy, girl, bakla, tomboy. Directed by Mike Tuviera. Ayan, siguro una sa lahat, magpapasalamat ako sa lahat na nagpunta kagabi sa premiere night. Thank you sa inyo, talagang naging successful yung premiere night ng Super Inday.
Siyempre, sa lahat ng cast ng Super Inday, lalo na kay Sweet, alam nyo, sobrang binigyan niya ng buhay ang Super Inday. Hindi magiging super sa Super Inday kung walang Golden Bibe. Asay yun, sis. Alam mo naman lang. Kaya ayan, sa lahat po, iniimbitahan ko po kayo, December 25, Super Inday. Tinitiyak ko na tatawa kayo, hahalikigik, ayan, ewan ko lahat na kikiligin at mababaliw kayo kakatawa. Kaya sana panoorin nyo. Sweet naman, magiging best actor in a Bieber role. Sana mang tila. Nakikita ko na. Ay, ano ba yun? Thank you very much, thank you, Marian. Thank you, thank good you. Luck on the thank movie you. And a Merry Christmas to you. Salamat sa Showbiz Central, ha. As always, ang Showbiz Central, Pia, alam mo yan. Sa opportunity na makapag-promote ako ng tumagantong racket ko at sa paniniwala sa aking adhikain na ang aking tagumpay ay tagumpay din ninyo. Ayan. Yeah. So we hope you come back again. Yeah, salamat pala, ha. Ayan, syempre, gusto ko din magpasalamat sa Showbiz Central. Salamat dahil palagi niyo akong pinauunlakan na pumunta dito at mag-promote. Salamat sa inyo. At lagi ka namin pakikinggan, Marian, thank kung you, ano man ang mga saloobin you. Mo at any point in your life. Maraming salamat din kay Charina Sarte for my dress today at sa House of Obagi.